Kaya sabi ko, pag nagpupunta ka ng church, pagpunta pa lang dito, nag-pray ka na sa bahay mo. Amen. Nagpalinis ka na. Excited ka na. E minsan pupunta tayo dito. Alam niyo po, parang dalam yung isang sapong bigas. Ito po, nakala mo ikaw lang may problema. Dapat natin pakaisipin, may Diyos na buhay. Amen. May malaking Diyos po tayo. Amen. Siya yung nagbibigay ng provision po sa buhay natin. Pansinin mo, minsan pinagkukulang ka, pero pinuprovide pa rin ng Panginoon na Amen. Ating mga Amen. Amen. Hallelujah. Yan po ang Diyos natin, mga kapatid. Pinupunan tayo ng ating mga pangangailangan. Nag-uumapaw. Katulad po ni Sister Liz, sabi niya, di ba, hindi niya expect na makakatanggap siya ng bonus. Kahit gano'ng magkalit siya, pero nakita mo yung galak at tuwa, yung ngiti sa kanyang mukha. Nakatanggap siya ng 100 at pinospa niya. Pinagyabang niya ang Diyos. Dahil bakit? What we declare is what we possess. Dineklara niya, I am blessed. Tayo po, nagdeklara tayo, sabay-sabay tayo noong araw na yon, noong linggo na yon. We are blessed, I am blessed. Ako po, pinagpahinga ng Lord, may kit isang linggo. Wala po akong ginagawa, nasa bahay lang, nagmuni-muni. Dinilang ko yung mga ipis, binibilang po. Hallelujah. Ito daw mga kapatid, ang mga pagsubok ay malaga upang ipakita ang pagiging totoo ng pananampalataya. Upang patunayan na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang mga anak ay makakayanan ng pagsubok, hindi kailangan mawalan ng pag-asa. Nagagawa ng mga Kristiyano ang mga ganitong pagkakataon dahil mahal ng Panginoon ng kanyang mga anak at mapapagkatiwalaan natin siya. At ang mga pagsubok na ito ay para lamang isang panahon at may pagkaunawa ng Panginoon ay tapat sa lahat ng pagkakataon. Ang araw ng pag-aayag ay darating at yaong mga dinalisay at napatunayang tapat ay maliligtas sa mga araw na iyon. Ipapakita ng Panginoon ang mga dinalisay bilang walang kapintasan sa harap ng Lord. Mga kapatid, kung nakaranas man kayo ng maraming rejection sa buhay, failures, tests, patuloy tayong tumindi, patuloy tayong magtalakas, patuloy po tayong tumayo. Dahil alam ko po, bawat isa sa atin, naka-experience na tayong mga pagsubok. O anumang klaseng solirado. Lahat tayo. Sino po yung hindi nakaranas ng problema? Papalad ka kapatid kapag hindi ka nakaranas ng problema. Diba? Lagi po kami rin natin, abnormal ang isang tao kapag hindi siya nakaranas ng problema. Ito po yun. Napakatotoo po yun. Pero bakit patuloy tayo na nagtitiwala sa Panginoon? Dahil may inaasahan po tayo. Sabi niya, ito po, malapit na po tayo mga kapatid. Ayan po, nagkaroon na po. Ito yung pong summary ng ating pages para magkaroon tayo ng pagkaunawa. Ito po, nabasa natin mula 3 kanina hanggang 9, hanggang 10. Dito po, unang-una, nabangin niya dito sa A. Tayo daw bilang mga Kristiyano ay dapat na laging matuwa dahil tayo ay pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa. Mayroon tayong dalisay at hindi nasisira ng mana na nakalaan para sa ating sa langit at ang ating kaligtasan ay pinangangalagaan ng kapangyarihan ng Lord. Alam niyo po, patuloy lang tayo daw lumakad, magtiwala sa Lord at si Lord na ang bahala sa atin. Amen. Kaya kung tayo tunay na ganap na Kristiyano, mga kapatid, dapat di tayo sumusuko sa hamon ng buhay. Amen. Amen. Inuusik tayo lahat ng mga bagay and persecution. Yes.
Gusto ka, hindi ka gusto. Amen. Yes. Patuloy ka. Amen. Amen. Ayaw sa akin, ayaw ba? Bad. Mga kapatid, alam ko gusto nyo o gusto natin lahat tayo maligtas. Amen. Huwag tayong gumiba sa bagong pag-asa na binigay po ng Panginoon sa buhay po natin. Pangalawa, kaya dapat tayong patuloy na magsaya ng lubos. Ito po, napanggit din ni Apostol Pablo, di ba? Rejoice, rejoice, rejoice. Hindi po yung shampoo na dahil kalbo si Apostol Pablo po, ha? Rejoice, hindi po yung shampoo. Rejoice. Tayo po daw ay magkaroon ng kagalangan sa buhay po natin. Kaya dapat tayong patuloy na magsaya ng lubos kahit na nahihirapan tayo sa iba't ibang pagsubok. Dahil ang ating mga paghihirap sa buhay na ito ay maikli kumpara sa walang hanggan. Hallelujah! Kumpara! Yes, amen. Kung i-compare mo yung mga pangako ng Diyos na binitawan niya, mga kapatid, yung pangako niya na makapiling natin ng Lord na hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mag-overtime. Sasagana ka sa pagkain, sasagana ka sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal ng Lord. Patuloy ka nang yayakapin. Hindi ka na magagawa ng kasalanan, hindi ka na magkakamali. Kumpara dun sa maikling panahon na paghihirap natin. Ngayon, mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, sino po dito na kukunting problema o nakakaranas ng problema, tinatumatalikod sa Lord? Minsan sumusuko sa Lord. Minsan hindi na nagkukumit sa Lord. Minsan wala nang kagalakan sa kapayapaan sa buhay mo. Puro pagdududa, puro kahirapan, puro pagkukomplain. Eh kasi hindi ko naman nasisilayan ng Diyos eh. Kasi hindi ko naman nakikita ang Diyos eh. Hindi nyo kasi alam yung feelings ko kasi alaki ang problema ko. Di ba may ganyan? Kasi hindi nyo kasi pinagdadaanan yung problema ko eh. Cast all your cares because He cares for you. Amen. First Peter 5:6. 5:7. Hindi nakikita ko na po kung pinaharal niya. At saka yung nag-aaral. Hallelujah. Kasi kapag hindi kayo nag-aaral, hindi nyo nasagot. Hallelujah. O ngayon, number 3. Dapat daw tayong magalak. Puro kagalakan ha. Doon sa 1, kagalakan. 2, lubos. Dito po sa C, dapat tayong magalak sa pagkakataong patunayan ang pagiging totoo ng ating pananampalataya. Hanggat hindi tayo nagpapakatuto sa Diyos, hindi tayo nagiging totoo sa ating mga sarili. Amen. Ibig sabihin, ayaw natin mabago ang buhay natin. Ayaw natin magpalinis. Ayaw natin sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, patunayan natin maging totoo ang ating pananampalataya. Nagdudulot, dahil nagdudulot ito ng papuri, ito yung binanggit niya kanina, nagdudulot daw ito ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa Panginoon. Kapag daw tayo nagiging totoo, pinaparangalan natin ang Panginoon, ibig sabihin, ginoglorify natin ang Panginoon. Siya po, siya rin, kung tayo'y nagagalak ng lubos, siya din po ay nagagalak din. Nasisiyahan siya sa ating mga ginagawa, sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. And lastly, sa first, doon din pa rin tayo, 1 Peter 13 and 16, mga kapatid. Ngayon po, ito po yung mga tanong ko sa bawat isa sa atin. Tanong ko, bawat isa sa inyo. Sabi niya, kaya inyong bigkisin ang mga baywang ng inyong pag-iisip. We need to change our mindset. Yung mga luma na dapat natin palitan. Yung mga luma na kinalawang na wala tayong pagsunod sa Lord. Na wala tayong pagbabago, dapat palitan na natin yung mindset natin. Amen. Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ulitin ko po ha,
Kaya't inyong bigkisin ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at ang inyong ilaga na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo ng pag-ayag ni Jesucristo. Hello mga kapatid, sabi niya ha, at inyong ilaga ng lubos ang inyong pag-asa sa biyaya. Kanino yan? Sa ating mahal na si Jesucristo. Saan po natin nilalagap yung ating buhay sa araw-araw? Inalalagap po ba natin ang buhay natin sa problema? No. Lalo na nasusubok tayo dalawa lang. Sitwasyon, pinansya. Sitwasyon ng mga bagay na may mga pangyayari katulad sa family natin, sa kaibigan natin. Na baka hindi maayos ang ating puso. Pangalawa, financial. Lagi minsan, ang nangyayari sa atin pagdating sa financial, lalo na, walang-wala tayo. Diyan tayo nasusuko. Mga kapatid, ang totoong nagtatapat sa Panginoon, nagtitiwala, lumalakad sa Diyos. Walang test, may pain. Amen. Hallelujah. Walang test, may pain. Ibig sabihin, may pananampalataya. Ano man ang pinagdadaanan mong pagsubok, walang test. Kasi bagay, kasi nakaibuong ka sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, patuloy kang magtiwala dahil siya lang ang nararapat na walatihin para ngalan, dakilain siya. Dito po sa 14, sabi niya, nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mga ngasal na ayon sa inyong dating masasamang pita. Yung mga lumang ginagawa ninyo dapat nang palitan. Dapat nang kalampagin. Lumang pamamaraan. Dapat baguhin na po natin yung mga asal, yung mga masasamang asal. Amen. Kaya sabi ni Pastor nung last week, kung patuloy kang nagkukunwari, patuloy kang magkakaroon ng trouble. Iiwas-iwasan ka lagi. Kasi, alam mo, kasi hindi tayo nagiging genuine sa ating pananampalataya. Kaya sabi ko, samantalay na natin ang ating pananampalataya dito sa mundong ito. Pagdating sa langit, wala nang faith, mga kapatid. Iiwas mapupunta tayo. Saan? Sa hell. Either heaven and hell. Kaya sabi ko, yung tormented, pahirapan tayo, sinusunod tayo araw-araw. Ang kapatid, alam niyo ba yun? Nakasaad po sa Biblia na tayo po ay sinusunod araw-araw. Kapag tayo ay pinili natin yung mga mundo, yung masamang pita, yung paggawa ng kasamahan, susunugin at susunugin tayo araw-araw. Gusto niyo po ba yun? Yung nalalatnos, yung iyong balat, yung mga buto na susunod. Kaya dapat magkaroon tayo ng matagal na takot sa Panginoon. Isang, mga kapatid, alam ko po, hindi kayo nagiging aware sa inyong mga ginagawa sa buhay. Kaya sabi ko, ang paglakad sa Panginoon, siniseryoso po yan. Seryosoin natin. Para wala ng test, lagi lang tayong may faith. Amen. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag na magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi ko po ibig sabihin, mga kapatid, na hindi na tayo pwedeng magsaya, puro kabanalan. But in His way, amen. Hindi yung kalooban natin lagi ang nasusunod. Amen. Hindi sabihin yung masamang kita na sinasabi niya, yung makalaman, amen. Dapat yung maka-Diyos, na pinapasaya natin ang Diyos habang tayo nandito sa salibutan. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Kaya mga kapatid, lumakad po tayo sa kabanalan at katwiran ng Lord. Amen. Lumalakad tayo na ayon sa kanyang kalooban. Ngayon mga kapatid, inuulit ko po na si Pedro. Si Pedro. Tingnan niyo po yung buhay po ni David. Si David po,
He faced Goliath. Siya po ay nakipaglaban sa Goliath. Yung Goliath, ito po yung problema. Mountain sa buhay po natin. He conquered Goliath. Napagtagumpayan po niya. Why? Ang binanggit lang po niya. Isa lang ang kanyang sandata. Alam niyo po yung Tiranor? Yes. Ibig sabihin na ngayon, glorify lang po niya ang Panginoon. Ilang ang kanyang pinangawakan. Itinaas lang niya ang watawat ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos sa buhay niya. Ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Tuwing tayo po ay nakakaranas ng matinding pagsubo, mayroon po tayo ang lahat. Mga kapatid, ngayon po, ang katanungan ko po, bawat isa sa inyo. Hindi ko po alam anong klase pinagdadaanan ninyo. Hindi ko po alam anong klase naranasan nyo ngayon. May mga personal po tayong agenda. May mga personal tayong buhay. Mga kapatid, saan ka man nakaupo ngayon, saan ka man nakatayo ngayon, ibigay mo yan. Itodo mo yan. Magpakatotoo tayo sa Panginoon. Katulad po ng nabanggit niya kanina, habang tayo'y nire-refine, pero kung paulit-ulit naman tayo sa paggawa ng kasamaan, ay patuloy at patuloy tayong makakaranas ng mga matinding pagsubok. Ngunit sa kabila nun, kumpara, sabi niya, kapag ang Diyos ay dumating dito sa mundong ating ginagalawan, mga kapatid, anumang klase pagsubok mayroon tayo, at patuloy tayong nagtatapat, patuloy tayong lumalakad sa kanyang paanan, nagtitiwala sa Panginoon, patuloy na ipaparanas sa atin na tayo po ay magtatagumpay at magtatagumpay sa lako ng ating mga pangarap sa buhay. Mga kapatid, pwede mo pong itaas yung kamay sa Panginoon. Ikaw mismo, sabihin mo, Lord, alam ko, noon hindi ko lubos kilala ang aking sarili. Gusto kong patunayan sa oras na ito, Panginoon Lord, kalugdan mo ako. Linisin mo ako. Lord, sa araw na ito, Panginoon Lord, maraming mga pagsubok na dumahan sa buhay ko. Ngunit ako'y patuloy na magtitiwala, magtatapat, na may pagsunod sa inyo, Panginoon Lord. Gusto pa kitang makilala, Panginoon Lord. Lord, sa bawat sandali ng aking mga buhay, Panginoon Lord, sa bawat paggising ko, Panginoon Lord, dalangin ko na patuloy mo ko bigyan ng kalakasan, Panginoon Lord, na mga pagmamahal na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Sige, mga kapatid, buksan niyo po ang inyong mga bibig. Sambitin mo na mahal mo ang Diyos. Ipakita natin sa ating Diyos na buhay na tayo ay maging totoo ang ating mga puso. Sabi nga ng ating mga pastor, narinig natin, anong gusto natin pagkukunwari o totoo sa Diyos? Maglingkod tayo na ayon sa kanyang kalooban. Patuloy tayong maging masigla sa kanya. Patuloy tayong magkaroon ng lubos na kagalakan sa kanyang presensya. Patuloy tayong mag-commit, magpagamit sa Diyos. Lalo na po tayo pinili natin ang Diyos. Tayo po pinili natin na tayo maging Kristiyano, na maging kabahagi ng Diyos sa buhay natin. Lord, right now, Panginoon Lord, kami po ay tumatalima, Panginoon Lord, sa aming mga kasalanan, Panginoon Lord, na patuloy mo kaming linisin, Panginoon Lord. Dalawang kami po ay dumadalangin, Panginoon Lord, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon Lord, na bawat isa sa amin, Panginoon Lord, at ang aming mga bisita, Panginoon Lord, tinataas ko po sila sa oras na ito, Panginoon Lord, na hindi po ito aksidente, Panginoon Lord, na nandito po sila, Lord, dahil kaparaanan mo, Panginoon Lord, na dinalam po ang kanilang mga paa, Panginoon Lord, upang makarinig ng iyong mga salita, Panginoon Lord. At ngayon ako'y naniniwala, Panginoon Lord, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon Lord, ang mangusap sa kanilang mga buhay, Panginoon Lord. Salamat, O Diyos. Salamat sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord, na patuloy mo kaming pinapalakas, Panginoon Lord. At salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming minamahal, Panginoon Lord, sa kabila ng aming mga pagsuwahin, Panginoon, paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. At sa ilang po namin, may pinabalik ang pinakamatas na papuri, pinakamatas na parangal.
sa aming tanging pangalan na Hesus Kristo. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Pwede po nyo na tayo magsimo. May papakita lang po akong konting slide po sa inyo. At habang may tumaga pa. Ngayon po, ito po isang information po na sinong gustong mag-aral po dito sa Korea. Unang-una po, ito po, sabi niya may klase po ang ASOL every day. Ito po ay araw-araw, pwede naman po kayo 6 days, 5 days, 3 days, 4 days. Kaso nga lang po, yung oras is 9 to 11. Yung may mga oras po, o pwede po mag-aral through Zoom. Zoom lang po. Hindi po kayo pupunta na, habang po kayo nagtatrabaho, na hindi naman kayo naistorbo, pwede po kayo makinig through Bluetooth. Wala pong problema. Pipili kayo po, ano po yung pipili nyo, may Sunday class kay Dr. James. Sino po? Nakilala na po ni Deacon Sonia, si Amy, Brother Sam, Deacon Sam, Deacon Amy. Hindi po, doon po sa kanila, krusom lang po. May po, may Sunday po, ang magtuturo po si Dr. James Monday, Dr. Kim Yun Su, about storytelling, discipleship, Dr. Kim, Wednesday, poetry, Dr. Ann, Thursday, Dr. Ronald, Church of Strategic Plan, Friday, Church Music. Ito po yung mga sa worship team na gusto pang magkaroon pa ng kaalaman pagdating po sa pagpupuri. Friday, Church Music, Susam, Saturday, Leadership. Kung sino pong gusto magpa-register, sabihin nyo lang po sa akin para po may paalam po kay Pastora May. Si Pastora May po, siya po ay doctorate na po ngayon. Siya po ay nakapag-aral at natapos po siya ng draft. Ibig sabihin, doctorate na po siya, PhD. Natapos po niya yung 2 taon. Habang po siya ay nag-aaral ng 2 taon, sinamantala po niya yung pandemic. At yung pandemic na yun, hindi po tayo halos nakakalabas. At siya po ay nagpatuloy, nagtiyaga, nagtiis upang siya po ay makapagtapos. At napakaganda po ng kanyang sinabi na hindi porkit tayo yung mga pastor, sabi niya po sa akin, ay dapat tayo magpatuloy na nag-aaral sa salita ng Panginoon upang tayo sa ikalalago, sa ikatitibay, at sa ikaliligtas. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi ko, kung tayo po ay naglalaan ng oras, may mga time tayong nagsasaya, may mga time tayong nagtatrabaho, kung pwede lang po, magkaroon naman tayo, magbigay tayo ng panahon at oras po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po ay libre, walang bayad. Kaya po magsabi lang kayo kung ano po yung pinaka meron po kayong oras na katulad ng 2 days, 3 days, magpa-register po kayo upang ito'y magamit ninyo sa inyong pang-personal ninyo. Hindi po para kay pastor, hindi po sa ministry, hindi po para mas lalo kayong pagtibayin para kasi po ng ating Diyos. Hindi lang sa physical, pati po sa spiritual. And magsabi lang po kayo, take note po yan ha, pakipicturan nyo po. And then, our revival conference, na ako po ay nagnanais at nasa ako po ng puso ko, na sana po, ay hindi po, ano lang po yan, pinakita ko lang po yung, okay, okay. Ito po. Pwede po nga lang po yung Mr. Liz, pwede po pangayon po lahat ng ano? Last. Pangayilaw po. Last po. Pangayilaw. Thank you.
for this device to be in part of this protocol. Okay. Well, ito po yung pinaka-exam date po sa conference na kung pwede po, lahat po tayo na narito. Ako po ay nag-aanyaya po sa inyo, mga kapatid. Sabi ko, kung gusto niyo po na tayo ay natitiwala, hanap ng palataya po sa Panginoon, masigit natin palakasin, lalo na po itong holiday na ito. Bigyan po natin ng pansin at pagtuunan po na tayo po ay lahat ay makadalo po sa conference. Upang tayo, mas lalo tayong palakasin, mga kapatid. Ito po ay ang start po ng holiday nito sa Tuesday, September 9 hanggang...